What's up, what's up? Nagbabalik na naman tayo dito ngayon para sa isang na naman panibagong YouTube video. Ayan guys. So magpa-bike check tayo dito sa Bike Planet Mike Kawayan branch ng isang mountain bike na pwede sa girlalo. Ayan, pang regalo nyo kay Mrs. Para isama nyo sa mga ride-rides ninyo. O, diba? Ayan, para payagan kayong mag-ride, mag-mountain bike. So alam mo, Arthur Highway lang to guys. Mike Kawayan. Malapit or tapat lang yan ng Old Station train. So abangan nyo pag nabuo yan. Napakadali nang pumunta rito. Pagbabaan nyo ang istasyon ng train, nandino na kayo kagad sa Bike Planet Mike Kawayan brand. So magbabike check tayo dito guys ng Viper Nova 2.0. Ayan. So tamang-tama to sa mga hindi pinapayagan mag-ride. So ibili nyo yung misis nyo ng iyong mountain bike para maisama nyo sa ride. Ayan. So para payagan kayo lumabas. De joke lang yun guys. Eto, ang ganda nito guys. Oh. Pang girlalo na girlalo talaga. Oh, kita nyo naman. So wala nang intro guys. Bike checkin na natin to. So yan guys, kitang-kita niyo naman. Para sa mga girl lalo, para sa inyong mga misis, para sa inyong mga jowa, sana all may jowa. De, joke lang yun guys. At magbabike check tayo dito guys ng mountain bike na pwedeng-pwede sa babae. Alam naman natin guys, pag babae medyo may kaliitan sila. Kaya napakahirap maghanap ng frame na tutugma sa kanila. So dito sa Bike Planet Mike Kawayan Bulacan guys, meron ako nakita na Viper Nova 2.0. Zero. So meron silang hydraulic version. Tapos guys, meron din silang mechanical version. Ito yata ang kulay pink. Ayan guys, pink na pink. So bagay na bagay talaga kay girlalush yan. No? So yung pink yung mechanical guys. Tapos ito ay hydraulic. So same parts naman sila guys. Ang pinagkaiba lang nila ay yung preno. Ayan, mamaya guys, babanggitin ko yung price. Pero sa ngayon na mabike check muna tayo. Ang ganda ng kulay nito guys, promise oh. Mukha siyang mamahalin. Pero affordable na affordable dito yan guys. Ang bike check natin, simulan natin sa frame. Uy, panalo agad to guys. Naka-internal cabling tayo. Isa, o dalawa guys. O dalawa nga. Dalawa, isa rito at isa sa kabila. At yung preno sa likod, nandito sa down, sa top tube, sa ilalim. Yan. At tumaan dito sa taas ng seat stay. Yan, ganda nito. Hindi siya smooth welding guys. Again, palagi ko sinasabi guys, hindi big deal yon. Ano lang yan, aesthetics. So, papapogi lang yung smooth welding. Walang dagdag performance yon sabi nga nila. Ang ganda ng itsura dito. Yan. Ang haba ng relasyon ni down tube sa ni top tube. Siguro ganun talaga kapag ang top tube niya ay pa-bend, pambabae, para mas lalong tumibay yung samahan nung dalawa na yan. Oh, parang relasyon lang yan. At pababa ito, pabend, may Viper. Pintura lahat guys ang decals na makikita natin dito. Na glossy. So wala, halos wala akong makapa. Oh. Oh, makinis yan. Light blue na glossy ang ating pintura na may nakasulat dito guys na Viper. Itong down tube niya guys parang ano, palo-palo. Naalala niyo yung ano, pag naglalaba ang mga lolo't lolo natin. Yung palo-palo, ganun ang korte nitong down tube guys. Malapad dito, then pabilog na dito. Ah, hindi, square pala to. Ayan, syempre may kasamang malamig, lalagyanan ng malamig na ano, beer, sarap nito. Mountain bike, alum. Uy, may bulaklak oh. O, diba, pambabae talaga to. At, ano to, perfect
exclusive design Sick mountain bike. Ayan, Nova 2.0 ang model ng ating mountain bike na binabike check, at size 26. Ang size ng ating frame ay 16 inches, that is small. So yung size ng ating bike ay 26, at fashion design system. So talagang pambabae, guys, pati yung decals niya pambabae. At ito, guys, so kung mapapansin nyo, oh, baka nagkakamali kayo, guys, akala nyo baluktot yan. Hindi baluktot yan, kasama sa design yan, kasi nakalagay yan advanced racing geometry. So kung mapapansin nyo, may bend, ayun, oh, so may bend dito, may bend din dyan. Oh, so hindi, wag kayong mag-alala, hindi yan baluktot. So design niya, kasama sa design niya. At meron ditong bridge, guys, lapad, oh, pero ang laki ng clearance niya, guys, promise, malaki, oh, mga 20 mm siguro clearance nito. At ang lapad nung ano niya, bridge. At meron tornilyo, ha, lalagyanan niya ng bike rack dito. So kung gusto niyo lagyan ng bike rack, syempre pambaba ito, mamamalengke yan, lagyan natin ng bike rack sa likod para may lalagyanan siya. Oh, di ba? At ang dropout niya, ayun, malaki. Madaling maghanap niyan, dami ko nakikita ng ganyan. Oh, di ba? At yung Viper dito, guys, sa chainstay, malaki, malapad na bilog 'to. Ayan. Viper, tapos ito malapad, may bend dito. Ayan. At dito dumaan yung kable ng RD. Tingnan natin. So dito lumabas yung dalawang internal sa down tube. So dalawa lumabas diyan kasi dalawa yung ating internal cabling. At maraming uod ng pagkaka-welding dito at ganun din. At syempre may bridge dito. Lalagyanan niya ng tapalodo at dumaan ang kable ng FD. Ang ganda ng frame nito, guys, promise. Mapapasana all yung mga babaeng makakapanood dito. Ayan, pwede niyo na, pwedeng-pwede to. Ayan, oh. Oh, 'di ba? Matutuwa yung mga jowa niyo dito pag binili niyo to. At syempre ang kanyang suspension fork, guys, bakal. Yung arc, bakal tong crown, bakal yung lower. Kaya bakal kalkal-kal 'yan. Ayan. At syempre meron tayo dito manual lockout, close open lang 'yan. Coil type ang ating suspension fork. At syempre meron tayong preload. Ayan. By the way, highway, guys, 120 mm yung kanyang head tube. Straight yan, guys, ha. Straight. Ayan. So flex ko lang, guys. Ang lamig dito. Ayan, fully air condition, no? Sarap dito, guys, promise. Ang lamig. Ayan. Nag-flex pa, no? At ang stanchion niya, guys, yung travel niya, 115 mm ang kanyang travel. Ang ganda dito. Tapos meron ditong sticker, guys. So huwag kayong mag-alala dito sa sticker. Hindi naman siguro ninyo mapapaabot dito yan, guys. Yung inyong bounce, oh, hindi nyo mapapaabot dito yan. Siguro mga dito lang yan. Kaya huwag kayong mag-alala dito sa sticker na to. Ayan. At syempre, meron ditong pintura or decals na Viper. Ang ganda ng pintura niya, guys. White. Akala ko nga kanina, Fox. Yung shock niya. Ano yan? Ganda, ang ganda ng pagkakapintura niya, guys. At siyempre, dito tayo sa hubs. Ang hubs niya ay bakal. Crown ng kanya bearing. Tapos quick release. Tapos bakal din ang ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36. 36 holes ang ating hubs. 36 pieces ang ating bakal na spokes. At ang ating rims ay double wall alloy na may sticker na Viper. Eto, sinukat ko na, guys. 25 mm. Ang lapad ng ating double wall alloy na rim. Ganda, oh. At ang gulong natin, guys, wala akong makita ng tatak niya. Wala talaga. Oh, wala. Dito, kita niyo, bakante, oh. Walang tatak dito. Pero tingnan natin sa kabila kung meron. Oh, wala din. Ayan. Yung size niya, 26 by 2.35. malapad. Pero yung ano niya, yung specs niya, guys, maliit. So pang road to. Yan. Fast rolling ang ating gulong. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Baka lang ating hubs. 36 holes. Baka lang ating spokes. Quick release. Ayan. Kita naman, guys, ang quick release. Double wall alloy na rim na may sticker na Viper. 25 mm ang lapad. At ang gulong, guys, wala akong makita ng tatak. Pa-comment na lang, guys, kung anong sa tingin nyo tatak nyo. Pero dati may na-video na ako ganitong gulong. Sabi nila Kenda daw to.
Ayan o, may nag-comment na Kenda daw. Fast rolling ang kanyang gulong guys. 26 by 2.35. Yan. At syempre pakinggan natin ang tunog ng ating hubs. Yon, tahimik siya guys. Tahimik. Ah, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed na threaded type. Kulay brown. Kulay brown. Brown ba to? Bronze. And 13 to 32. 13 ang maliit. 32 yung pinaka malaki. Ayan. At syempre ang ating RD ay L2A3 na plastic ang pulley. Parehas plastic guys. So palagay ko long cage to. Pwede kang magpalit. At balita ko, yung mga threaded cogs daw, meron sila na up to 42 na pinakamalaki yung yung ngipin. 42 yung pinakamarami. Eh, pero hindi pa ako nakakakita nun. Kumbaga, may nagsasabi lang sa akin, may nakapagkwento lang. Ayan. At syempre, dito sa ating crankset. Ang ganda ng crankset niya, guys. Meron siyang cover na plastic. Plastic to. Pero, bakal yung crank arm niya. Bakal ang chainring, tatlo. 24, 34, 42 teeth. Ayan, square tapered. So, alam naman natin, pag square tapered, sealed bearing yung loob. Pero, may mga sizes yan, guys. Pasensya na. Hindi ko malalaman yung sizes kasi hindi natin masisilip yung bottom bracket niya. Ayan. At ang FD natin, ang ganda oh. Ang ganda. Napakasimple ng FD niya. L2 rin to guys. L2A3. Ayan. Clamp type. Ayan, mayroon siyang plastic spacer para hindi magasgasan yung ating seat tube. Oh, diba? Ayan. At syempre, ang ating seat post, seat clamp ay made of aluminum din. At ang ating seat post ay may natatak na Viper. Ayan, bakal to, 27.2 na 350mm ang haba. Ayan, at ang upuan natin, ayan. Uy, ang ganda oh. Ayan. Hello, telephone. Ayan, de joke lang yun guys. Ang upuan natin, may tatak na Viper. Tapos merong kanal, ayan kita niyo yung guys, yung kanal. So dadalo yung ihi mo diyan. Ayan, at yung pinaka-put niya guys, para siyang pamaypay. Ang lapad nito, wala siyang hiwa. Taas mo na lang i-put mo pag mahuhutot ka na. Pero ang ganda niya guys, ang haba nito. Makapal ang foam niya. Kapal oh. Kapal talaga, promise, at matigas. Ayan, balik natin. Ayan. Ayan oh, ganda oh. Oh, di ba? So lapat na lapat ang point mo rito. Ayan. At dito tayo sa handlebar. Ang handlebar niya guys, 730mm yung haba. Ayan. Bakal, made of bakal to, may tatak na Viper. Ang ganda nito guys, meron siyang bar end, ano ba tawag dito? Bar end protector. Ayan. So safe na safe ang kamay mo dito. Tingnan niyo naman oh. Oh. Ayan. At ang ating hydraulics brake. Hydraulic brake ay yung lever niya. Ang lever niya guys ay CYNB. Tama ba ako? CYNB. Ayan, hydraulic brakes. Ang ganda oh. At ang kanyang shifter ay L2-2:1A3 na merong indicator na 1-5-8. So malaki kita mo kung anong speed na yung ginagamit mo. At syempre sa kabila, ganun pa rin. CYNB na hydraulic brakes. L2 na shifter na 3 speed. Ngayon, 1 and 3. At ito guys, dito, gandang-ganda ako nito guys. Ito yung agad, una ko napansin sa mountain bike na to. Yung rotor niya guys, 160mm. Yung pangkaraniwang nakikita natin sa build bikes. At ang kanyang caliper ay IS mount na CYNB. Ito guys, kita, tingnan nyo. Panalo. Napapalitan yung brake pad niya. Nang hindi mo na binabaklas ang caliper. Tanggalin mo lang tong clip. Ayan, pangalawa pa lang to nakikita ko na caliper na built bikes na pwedeng magtanggal ng brake pad nang hindi na binabaklas yung ibang parts. Yung isa yung Seamers. Tapos ito na yung pangalawa na CYNB. So pwede ka na mag-maintenance ng iyong brake pad kahit araw-araw. Kahit, 'di ba? Pag sinipag ka, linis ka brake pad. At sa kabila, ganun pa rin, 160mm na rotor at CYNB na IS mount na caliper. Yan. Tanggalin mo lang yung clip.
Mugutin mo yung brake pad, linis ka na, tapos na. So wala pang 10 minutes makapaglinis ka. At itong kandandan to guys, oh, meron siyang bike stand. Hindi mo na itatayo yan kung saan saan. Napaka-safe niyan, oh, di ba? At syempre ganun pa rin sa kabila. Baka lang ating crank arm, ganda na itsura guys, oh. Meron siyang protector na plastic, Viper. Oh, di ba ang ganda? So palagay ko guys, wala na ako nakalimutan. Sulyapan uli natin to. Yan, panalo to guys. Matutuwa ang jowa mo dito pag binilan mo to. So ayan guys, ang ating bike check ng Viper Nova 2.0. Ayan. Itong hydraulic brakes version ng Viper Nova 2.0, nagkakalaga to guys ng 12,950. Samantalang yung pinakita ko kanina guys sa inyo na kulay pink na mechanical disc brake, nagkakalaga na to ng 10,950. So 2,000 ang kanilang price difference. So pili na lang kayo, either hydraulic brakes or mechanical disc brake. At by the way guys, highway, tumatanggap sila dito ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan. At just in case may mga gustuhan kayo na bike na syempre sister company nila, ang LJ, wala silang ditong stock at meron kayo nakita sa LJ, so pwede kayong umorder dito sa Bike Planet para ma-deliver dito. Dito nyo siya pipick upin. Ayan. So, meron din tong freebies na helmet. So, ready ka nang mag bike ride drives dyan, no? Kasama ang iyong jowable. O, diba? Ayan. So, hanggang dito na lang guys ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment ka na rin kung ano masasabi mo dito sa ating bike check na Viper Nova 2.0. Ang kasama masasabi dito, matutuwa ang jowa mo dito. Ayan, no? Pag binilan mo yan. So hanggang dito lang guys. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 6,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na bike check videos. Bye-bye!